Hi everyone! Nandito na naman si Tita Bet. Ang vlog ng Tita Bet ay tungkol sa sakit ng halaman. Yung sakit ng halaman na natutuyo kahit hindi dapat matuyo yung dahon. Yun po ang ipapakita ko po sa inyo kung ano ang dapat nating gawin. Kasi po ay talagang ang laking ano din po sa halaman natin yun. Kaya po yun, yun po ang ating gagawin. Ito po ang sakit ng halaman natin na sinasabi ko, na natutuyo kahit hindi pa dapat matuyo yung dahon ng ating halaman. Ito pong ganitong nangyayari. Fungus po kasi daw to, fungus. Kaya ayan, natutuyo siya. At kapag pinabayaan natin to, lilipat na lilipat sa lahat ng mga dahon kasi meron siyang bakterya. Tingnan nyo po ang nangyayari sa dahon niya. Oh. Ayan po o. Oh. Ang dami pong nagkaganito sa aking aglonema. At ginugupit ko ng ginugupit, pero sa susunod, meron na naman. Kaya yun, naikwento ko sa anak ko. Eh yung anak ko, talagang mahilig yun mag-research. Kaya ang sabi niya sa akin, ang gagawin ko daw ay, bago ko gupitin, ay ganito. Maglagay daw ako ng alcohol sa bulak. At pagkatapos, itong aking gunting ay akin munang punasan ng bulak na may alcohol. Pagkatapos, isa pang bulak ang basain natin. Isa pang bulak ang ating babasain ng alcohol. At ito ay gagamitin natin sa dahon na pinagputulan natin. Di ganito na po. Tatanggalin ko itong dahon na ito. Ganyan. Ang gagawin ko po dito, pag ito po yung fungus, oh, ayan. Ito pong fungus na ito, ay hindi po natin ito pwedeng ihalo sa ating ginagawang compost. Kasi ang lupa natin, kapag ito ay naihalo natin sa ginagawang compost, ay magkakaroon din siya ng bakterya. Kaya po ang dapat natin gawin dito ay sunugin. O kung wala pa kayong susunugan, o halimbawa hindi pa ninyo susunugin, ang ginagawa ko po ay ilalagay ko po dito muna sa plastic na ganito para naka-sealed. Nakatali ko ito para hindi siya magkalat ng virus niya. Kaya ganyan po ang inyong gagawin. At pagkatapos po itong pinutulan natin, pupunasan nyo po ng bulak na may alcohol. Ganyan po ang inyong gagawin. Kasi po nung hindi ko po ito ginawa, kahit po pinuputulan ko yung dahon ng aking halaman, ay nagkakaroon pa rin po yung iba. Kaya yung isa, halos naubos ko na yung dahon. Kasi talagang lumilipat ng lumilipat. Kaya nung tinuro ito ng anak ko sa akin, ay sa wakas, hindi na nagkaroon ng fungus yung pinagputulan ko dati. Yan. Tatapon po natin ito o susunugin. Itatapon o hindi. Susunugin talaga dapat. O kaya ibabaon daw sa lupa na hindi natin ginagawa ng compost. Kailangang maibaon natin ito. Dahil para yung fungus niya, hindi na siya magkalat ng kanyang virus. Ganun po ang gagawin. Ganun po ang ating gagawin. At pagkaputol po natin nung dahon na yun na may bakterya ay ganyan. Punasan po natin ng may alcohol na bulak. Yan po. Kasi nagkalat na siya ng virus. Kalat na ang bakterya niya. Ilan na tong dahon na nagkaroon? Tatlo na. Pangit na. Pangit na ang ating halaman kapag nagkaroon. At talagang inuubos po. Inuubos ng ganitong klase ng fungus. Ito po ang gustong gusto ko pong anong dapat kong ipang-spray. Meron naman po kaya lang hindi ko pa po nagagawa.
pagdating na lang ng anak ko, kasi mahirap pag ako lang mag-isa, nahihirapan akong gumawa ng mga pang-spray sa aking halaman. Kaya yun, habang wala pa siya, ito na muna ang aking gagawin. Para ang aking halaman naman po ay hindi maubos ng punggos. Punggos po talaga to, kasi po, kaya ko to nalaman. Noon dati nga po yung kinikwento ko sa inyo na meron kaming tanim na sili. Ayun, naubos ng ganitong punggos. Hindi pa siya nahihinog. Ano na, tuyo na. Kala mo tuloy nabubulok. Yung pala po punggos. Yan. Kahit maliit na maliit pa po sa dahon niya. Kuunin nyo na, alisin nyo na yan. Kasi po lalaki yon, dadami yon, at hahawa pa sa ibang dahon. Ay hindi ko po ito napansin kaagad. Kaya ayan, tuloy. Ilang dahon na ang nalagyan. Ay, naku naman. Awa-awa ang aking halaman. Yan, ganyan lang po ang gagawin natin. Pupunasan ng alcohol yung pinagputulan. Ayan, wala na. Eh, meron na pa naman supling na. Oh, si Aglonim akong Silver Pros. Ito po yung una kong mga nagkaroon ng sakit. Oh. Ayan, oh. Pinagpuputulan ko na. Tapos nilagyan ko ng alcohol. Ayan, hindi na nga po talaga bumalik yung punggo sa dahon niya. Kaya po tama talaga yung sinabi ng anak ko. Punasan ko ng alcohol. Kaya po kahit mahirap, ay kinaga ko na po. Kasi ayoko naman po talaga. Kawawa ang halaman ko. At ito po ang isa pang malungkot. Ayan na naman si malungkot, si Tita Beth. Ay, nalagyan. At tingnan niyo po si snake plant ko. Nagkaroon. Oh. Diyos ko day. Kaya po ayan talaga. Consumption na consumption po talaga yan. Sa ating mga halaman, ang punggos na yan. Kaya yan oh, kawawa. Kawawang kawawa talaga si, snake plant. Yung isa nga po, halos naubos na yung dahon. Eh, bumabalik pa rin. Ay, hindi na pwede ito. Hanggang puno po pala mayroon ito. Ah, oh. Kaya kailangan talaga nito. Iriripat ko na rin ito sa susunod. Meron po sa ilalim niya, oh. Ay, naku naman. Wala. Hindi na ito pwede. Putulin ko na siya dito. Ayan. Oh. Meron po hanggang doon sa kanyang, sa kanyang, sa malapit sa ugat. Ayan, oh. Oh. Ang dami. Oh, Diyos ko po. Yan po ang problema natin sa ating halaman. Kapag po nagkaroon tayo ng ganyang punggos, talaga pong wala na. Papatayin niya yung halaman natin. Kaya po yan ang pinaka number one ko ngayong problema. Kasi po ngayong tag-init, ewan ko, nagkaroon ng ganito ang mga halaman kong iba. Kaya lagi ko na lang po silang iniisa-isa tingnan. Ito pong gagawin ko itong isa, kasi may natira pa. Patutubuin ko po ito. Para naman, meron pa siyang silbi. Sayang naman yung dahon. Kasi po, malaki pa naman. Para magkaroon pa po ng ibang dahon ng aking snake plant. Naku, kawawang kawawa ang snake plant kong ito. Tatanim ko na lang siguro ikaw sa Ay, nako. Hindi lang po isa . Ito nga pong isa. Ayan Putol na yung isa din dito . Nako. Kaya po yan ang ating problema. Kung mayroon pong kayong problema ganyan sa inyong halaman. Kaya ko po blinag sa inyo. Baka po mayroon din kayong ganyang nangyayari sa inyong halaman. Ang gawin nyo po, putulan nyo na. At ito pong pangputulin nyo, pagputol nyo uli, kuskusan nyo ng alcohol para hindi po humalo yung tatapong ko na ito, madumi na. Palitan ko na ng bulak. Palit na uli tayo. Ay, yan po talaga. Kapag naghahalaman tayo, pero kung alam ko na yung pang-spray,
siya. Maano na natin, makokontrol na yan. Kasi nga po ngayon, ay COVID. May COVID. Hindi ako makapunta sa Bureau of Plant Industry. Ayan, oh, mayroon din dito, oh. Kaya yon, tatanggalin ko rin po yung banda dito. Para naman po hindi maubos yung dahon niya. Kasi lumalaki yan eh. Hanggang maubos na yung dahon niya, may ganun. Nagtutuyo. Ayan po. Ako! Pagkaputol nyo po, sure na i-ano nyo na agad. Ipasok nyo sa supot. Para daw po yung bacteria eh. Hindi na siya liparin. Kasi punggos nga po yan. Tapos punasan nyo ng ganito. Ayan. Kawawag lamang. Woo! Mga snake plant ko. Ay, naka naman. Ayan. Nasaan pang isa ko? Eto. Oh, yung mga dati ko to, nasa loob na mga ano eh. Nung nilabas ko sila, kasi parang nung dun sa loob pa, nagkaroon na rin. Kasi siguro ay ano bang tawag dun? Nung nilabas ko sila dati, yun, siguro ay napuntahan ng virus na yan. Kaya nung pinasok ko, nakita ko may nangyayari na sa kanilang ganyan. Kaya inilabas ko na. Tapos pinutulang ko na nga ng mga may sakit na ganun. Eh wala po, ganun pa din ang nangyari. Dumami ng dumami. Ay, di kwento ko sa anak ko, yun. Sinabi niya sa akin na kuskusan ko nga ng alcohol ang aking pinaggupitan para yung bakterya ay hindi na umulit. Eh, ganun nga po. Parang ano, hindi parang, talagang tama yung sinabi niya. Kasi yung ginawa ko dun sa iba kong mga halaman, talaga pong pinunasan ko ng alcohol. Wala na. Hindi na po nagkaroon yung mga iba. Ay, nako. Yan po ang isang tips na naman ni Tita Beth. Ito po, naandito sa pinakatalbos yung meron eh. Oh. Ay, nako naman. Paano ka na ba niyan? Pinakatalbos pa yung na ano niya. Oh. Ayan po, oh. Talbos na talbos pa yan ha. Pero ayan, natutuyo. Natutuyo yung kanyang dahon. Kaya po pag nakakita kayo ng ganun sa halaman ninyo, na dapat naman hindi matutuyo, ay, asahan nyo po, ano na yung bakterya yun. May punggos na ang anyong halaman. Kaya po ganun lang po ang gagawin natin. Putuli na agad. At yung pinagputulan natin ay itapon sa sunugan. Kung wala naman po kayong sunugan, basta't isupot nyo na po doon sa ano na pagtatapunan. Para yung bakterya na yun. O, tingnan nyo po ito. Ang dami ko nang natanggal dito. Pero ayan pa rin, oh, meron na naman. Oh. Kasi hindi ko ito pinunasan ng alcohol. Hindi ko naisip. Ang anak ko ang nagsabi sa akin. At yun ay nako. Talagang mahilig yun mag-research sa mga ganito halaman. Kaya pagdating noonan, marami po tayo matututunan doon. Ayan o, natutuyo. Ay, nako. Panira sa itsura ng ating mga halaman. Sobra. Sobra pong nakakainis. Kailangan ma-sprayhan ang mga halaman para hindi na sila magkaroon ng ganyan. Ayan. Ito po ang kawawa, yung favorite kong snake plant. Yung aking si Reyna. Woo! Ayan na po si Reyna ko. Ayan na po siya. Putol-putol na. Ano naman ang kanyang mga dahon. Ayan o. Ay! Sobra-sobra po ngayon ang lungkot ni Tita Bit sa mga halaman niya. Kasi po, piniperwesyo ng mga bakterya. Yung isa namatay, eto na naman, gusto na namang mamatay ng
dahil sa mga virus. Nako naman. Kaya po yan ang gagawin natin sa halaman natin. Ito po ang gagawin ko na dito. Tatanggalin ko na to. Kaya lang matatagalan tayo pag niripat ko na. Eh, hindi ko na po ipapakita sa inyo. Basta tinuturo ko lang po ngayon sa inyo ay tungkol dun sa virus na yon. Na pag nakita ninyo ang halaman ninyo po na may na parang natuto yung dahon. Na hindi naman po dapat matuyo yung dahon. Yun na po yun. Virus na po yun. Kaya po dapat ay ano na natin, tanggalin. At yung tinanggal natin, ilagay natin sa plastic na hindi siya magkalat ng virus niya. At kung mayroon po kayong sunugan, sunugin niyo. Kung wala naman po, at halimbawa kung nasaan kayong lugar, ay dapat po ay maibaon ninyo sa lupa. Yung lupang hindi niyo gagawing ano, kasama sa pananiman natin. Kasi kung yun ay mapupunta dun sa ating pananiman, naku, yung halaman natin uli ay magkakaroon ng gano'n. Kaya yun po ang tips ni Tita Beth. Huwag ninyong isama sa lupang gagawin ninyong pananiman. Ibaon ninyo sa lupang hindi nyo gagamitin kasi yung virus na yun ay kakalat yun sa lupang yun. Kaya dapat doon siya sa lupang hindi gagamitin at doon nyo ibaon. Mabigat. Ito pang isa ang aking ito. Papakita ko na lang po muna sa inyo itong isang masaya. Para naman po may masaya. Mabuti hindi po ito na ano ng virus. Ito po yung snake plant ko na Espada ni Magellan. Espada ni Magellan. Tingnan nyo naman po ang mga dahon niya, no? Lalaki. Oh, ito po. Espada ni Magellan, tawag ko dyan. Sobrang lalaki ng dahon kasi dito. Oh, tingnan nyo po yung dahon niya na. Oh. Ayan, yung tawag ko dyan. Espada ni Magellan. Kasi di ba po ang iba, ang tawag sa snake plant, espada. Doon sa amin sa probinsya, kasi po ako ay Bicolana. Ang tawag po namin doon sa probinsya nito ay espada. Kaya ito, espada ni Magellan. Ayan po, sobrang laki ng espada ni Magellan. Buti na lang po hindi ito nagkasakit. Diyos ko po. Kaya kukuskusan ko na siya ng alcohol para po hindi na mapunta ng bakterya. Naka. Ay, naka. Hmm? Ay, laging malungkot na may... Kailangan may masaya pa rin tayo kahit may malungkot. Kasi kung puro lungkot tayo, wala na. Sira na ang ating, ano, diskarte sa buhay. Huh? Ere, tingnan nyo po. Ito naman... Ay. Ito naman po ay, ano, espadang sobrang haba. Eto! Ayaw po. Hindi makita ng camera talaga eh. Sobrang haba kasi. Buti na lang po. At ang nagkaroon ng fungus ay ito lang pong baby niya. Ayan po, oh. May baby na sana siya, oh. Ay, agad-agad ay pinunggos, oh. Ayan. Kaya po yan, aalisin din ni Tita Bet ang kanyang may punggos na ano, dahon. Sus, nakakainis talaga. Buti na lang po yung dahon na magaganda, hindi. Kaya siguro pupunasan ko na nga rin po lahat ng alcohol. Para po hindi na sila magkapunggos. Ay, nako. Kawawang halaman. Hindi pa nalaki, nagkapunggos na. Kukortihan natin para naman hindi pangit. Yan. Hmm? Yan nyo po ang punggos, oh. Oh. Ayan. Pag hindi po natin yan tinanggal, lahat na ng dahon ng ating halaman ay magkakaroon nito hanggang sa, ayun, patay. Mamamatay. Kaya iniipon ko po dito sa, ano, sa garbage bag at pag nagsunog, susunogin namin yon para yung punggos na yon ay masunog.
Ayan, punas ng alcohol. Yan na naman po ang vlog ni Tita Beth tungkol sa kanyang mga halamang may sakit. Yun lang po ang vlog ni Tita Beth ngayon tungkol lang po sa punggus. Na dapat po ay ganun po ang ating gagawin. Gugupitin natin at ilalagay sa plastic para wag pong kumalat ang virus. At yun pong mga nagkasakit nyong halaman, huwag nyo pong isasama doon sa mga halaman na walang sakit. Kasi po, lilipat po doon yung, ano, yung punggus. Kaya po, kung may nakita kayong may sakit na halaman nyo, ibukod nyo na. Kasi talaga pong lilipat, talagang talaga po. Kasi naano ko na po sa mga halaman ko eh. Nasubukan na, nangyari na sa halaman ko. Kaya po ganon ang ating gagawin. At pag nakakita tayo ng ganon, agapan nyo na po, gupitin nyo na. Para po hindi na po kakalat pa sa iba nating halaman at sa ibang dahon ng halaman natin na yun na may sakit. Kaya yun lang po ang vlog ni Tita Beth ngayon. Hanggang sa susunod na vlog ni Tita Beth. Like and subscribe everyone. Thank you. God bless po sa ating lahat. At I love you, I love you, I love you sa inyong lahat.